Greetings! Welcome to my channel. And today, ituturo ko sa inyo kung paano i-convert itong vacuum operated na secondary throttle ng carburetor into a mechanical operated na secondary throttle. Kung interesado kayo, watch this video. Vacuum operated ang secondary throttle ng carb na ito. So, pag-engage ng primary, kasi na ganun na siya, open wide throttle, lagyan natin ng ano, ng vacuum. Ayun, nag-open siya. Ayun, so ang problema naman natin, paano kung sira yung secondary ano na to, yung throttle diaphragm na to? Paano kung sira ngayon to? So anong nangyayari pag sira to? Ang takbo ng sasakyan natin is within na around 80 kilometers lang, hindi niya kaya tumakbo ng mga 90, 100, 120, hindi niya kaya pagkasira itong diaphragm na ito. So, kailangan palitan na natin to ng replacement. Hanap tayo ng surplus. Eh, ang problema, halimbawa, wala agad tayong mahanap o inabot tayo sa daan, alam natin na nasira. So, ang isang ano, remedyo dyan, is gawin natin mechanical yung ano, mechanical yung operated yung secondary throttle. Kagaya nitong ano, parang magiging ganito siya, kagaya ng 3K carb na to. Ayan, pagka ino natin siya, mag-open agad siya. Ganyan na mangyayari dyan. So, ito nga pala rin yung paraan para malaman natin kung talagang sira yung ano, diaphragm. So, una itutulak natin ganyan, tulak natin ito na sagad, takpan natin itong port. Dapat hindi bababa itong ano na to, itong arm na to, hindi dapat bababa yan. So, bibitawan ko. Ayan, kita nyo na bumaba. So, ibig sabihin yan, pag bumaba yan, ay, babalik natin ulit, tulak pataas, takpan yung port. O, bitawan natin. Ayan, kita nyo, ano, bumababa siya. Ibig sabihin, sira na to. O, ito na yung procedure kung paano mag-convert ng ano, ng to mechanical. So, unang gagawin natin, tatanggalin natin itong diaphragm. Vacuum diaphragm. Tanggalin natin yan. Natin siya. Tanggalin natin itong dito. Ayan. So itong hose na to, naka-open siya. Naka-open siya, kaya lalagyan natin siya ng plug. Kuha tayo ng tornilyo. Kailangan secure natin na malagay ng plug ito. Para walang vacuum leak. Para hindi siya magkaroon ng vacuum leak. Ayan. Tapos nyan, next is, wala tayo ng ano, cable tie. So, itong part na to, kung saan nakakabit ito, itong arm na to, ayan yan, ng diaphragm, kailangan itutulak natin siya pag ganyan. Tapos, kailangan ma-maintain nyo yung position na yan. Kailangan lang, nandyan lang siya. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng ano, strap, itong cable tie, para lagi siya naka-steady dyan sa position na yan. Okay, ano natin. Ito.
Pasok na si Ibabaw. Ganyan. Taas. Tapos, unti-unti nating hihilahin ng cable tie hanggang sa yan position. Yan, ganyan. So, pwede rin paraan is lagyan natin ng ano, ng tornilyo dito tsaka mga washer para tapos na, kailangan ipitin niya lang to para hindi siya gumalaw. O kung wala man kayong cable tie, kahit alambre, pwede siya. Kahit alambre. Basta kailangan lang parang may steady lang natin sa position na yan yung ano. Yung itong part na to. Ay mga ganyan. Tingnan na natin kung ano. Kung magaano na siya. Ayan. Nag-engage na yung ano. Mechanical operated na yung ano. So ito, half throttle lang. Half throttle. Saka mag-engage yung secondary. Half throttle. Buka yung ano. So kagaya-kagaya na rin siya ng ano. Nitong 3K carb. Magkaparehas na siya. Half throttle. Open. Saka siya mag-open. Half throttle. Open. Yan. Mechanical operated na. Yung iba naman, dito nagtatali. Ito, inano nyo dito, nilalagyan ng tali dito. Dito naman, nilalagyan ng cable tie o alambre. Mag-open din yan. Mag-open din siyang ganun. Kaya na nakita ko, hindi siya ganyan kabuka. Konti lang yung ano niya. Ayan. Tapos ito, dapat ganyang position lang. Huwag natin isasagad pag ganun. Kasi nangyayari, ay halimbawa, sadyain natin ganyan. Na ano, sadyain natin na nakasagad. Sadyain natin naka ano, sagad. So pag wide open throttle, walang problema. Open siya. Kaso mapagka yung pitik-pitik lang, minsan konting ano mo lang. Ayun o, may singaw. Singaw siya. So, ayun o, ano ko ulit. Wide open throttle, walang problema. Pero pagka yung konting ano mo lang, may time na hindi lumalapat yung secondary. Hindi lumalapat yung ano, secondary. So, wag nyo isasagad dito. So, yung dating position lang na ginawa ko, yung unang position lang, hanggang dito lang. Hanggang dito lang siya. Para maganda yung lapat ng ano, ng butterfly. Ayan po, from a vacuum operated secondary, naging mechanical operated secondary throttle na ang ating kurburador. Pero paalala lang po mga kasama, paalala lang po, this is just a temporary fix. Hindi po siya yung ating permanenteng fix po. Pag nakahanap na po tayo ng part ng diaphragm, palitan na natin, kabitan na natin, balik ko natin yung vacuum diaphragm. Mas matipid po sa gasolina kapag vacuum operated po ang ating ano, kurburador kesa mechanical operated. Sana po nagustuhan niyo ating video for today. If you like this video, please like, subscribe, share, and hit that bell icon para maging notified po kayo sa mga susunod kong videos. Shoutout nga pala sa aking kapatid na si Neri sa pagbibigay ng ilaw ng pang-vlog. Maraming salamat, utol.
Ito po sa inyong Kuya Makel, saying maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa Diyos.